ngayon, mga kabataang may comorbidity sa Metro Manila pa lang ang binabakunahan kontra COVID. Sa November 3, plano nang simula ng pagbabakuna sa lahat ng 12 to 17 years old sa buong bansa. Papayagan na rin daw ang mga pribadong kumpanya na magbakuna sa mga kabataan nilang dependent, pero kailangan din nilang makipag-ugnayan sa mga LGU at sa National Vaccines Operations Center. Nakita namin maganda naman po ang naging result ng ating mga trials. Nakita natin napaka-very minimum po yung mga adverse effects. Sabi pa ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., madaragdagan ng hanggang 6 na po ang mahigit 20 ospital na nagbabakuna ngayon sa mga kabataan. Isinasapinal pa raw ng Department of Health ang guidelines sa nationwide vaccination sa mga 12 to 17 years old, kung saan Pfizer at Moderna ang gagamitin. Layo ng National Task Force Against COVID-19 na makapagbakuna ng 12.7 million na kabataan sa katapusan ng taon. As of October 26, lampas 18,000 na kabataang may comorbidity ang nakatanggap na ng first dose. Sa November 15 naman, planong simulan ang pagtuturok ng booster shots sa mga health worker at third dose sa mga immunocompromised at senior citizens. Hinihintay pa raw ang panuntunan ng mga regulatory board gaya ng Food and Drug Administration at World Health Organization para rito. Sabi ng infectious disease expert na si Dr. Ronjean Solante, inirerekomendang pang third dose para sa mga immunocompromised na nakatanggap ng dalawang dose ng bakuna ng Sinovac, ang mga bakuna ng AstraZeneca, mRNA vaccine gaya ng Pfizer, o kaya ikatlong dose ng bakuna ng Sinovac. Pwede raw ibigay ito 6 na buwan matapos ang second dose. Yung sa mga immunocompromised individual, no, ang tawag dito is a third dose dahil nakitaan doon sa mga pag-aaral na yung 2-dose primary vaccine series ay kulang doon para maprotektahan sila. Tuloy-tuloy raw ang pag-aaral ng DOST sa mix and match ng brand ng bakuna, pero tingin ni Dr. Solante, pwedeng hindi nahintayin ang resulta ng pag-aaral para maibigay na ang booster shot sa mga health worker. 70% ng populasyon ang target na mabakunahan sa katapusan ng taon. Sinisikap na raw ng gobyerno na pataasin sa 1.5 million ang maturukan kada araw mula sa kasalukuyang 500 to 600,000. Pahabain yung araw ng pagbabakuna. Pwede pong gawing up to 6 to 7 days. No? At kung 8 hours lamang per day, pwede po nilang gawing 12 hours ito. Pangalawa, patamihin po ang ating mga vaccination sites. Pwede rin pong magdagdag ng mga vaccination teams at yun pong mga health personnel ay hindi kailangan gumagawa ng administrative tasks. Mariz Umali, GMA News.